Nang papalapit na sa takdang panahon ang pagpapatupad ng misyon ng Panginoong Hesukristo, patuloy ang kanyang pangangaral sa kanyang mga disipulo. Minsan, sinabi niya ito, "Ako ang puno, kayo ang sanga. Ang sinumang mananatili sa akin ay mamumunga ng marami. Wala kayong magagawa kung wala ako." Maraming mga Pilipino ang walang kahilig-hilig sa halaman. Subalit, ang iba naman ay yaong tinatawag natin na may green thumb, na tunay na nakauunawa sa tamang pag-aalaga ng halaman. Alam nila na upang yumabong ang mga halaman, dapat itong tinatabas paminsan-minsan upang ang mga ito ay lumago at magbunga ng sagana. Ang mga sangang ito ay nananatili sa kanilang puno upang tumubo ng maayos at magpatuloy na mamunga. Ang buhay na isang tunay na tupa ni Kristo ay parang sanga na nakakapit kay Kristo na kanyang puno. Patuloy niyang kinikilala kung sino ang may hawak sa kanya. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Sa ganoong paraan, nadidiskubre niya kung paano siya dapat mamuhay at kung paano niya magagampanan ng tama ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Ang kwento ng Prodigal Son ay isang parable ng Panginoong Hesus. Ito ay tungkol sa isang anak na nabubuhay sa kasaganahan subalit minarapat pa na magibang bayan. Hiningi niya ang kanyang mana at nilisan ang tahanan ng kanyang ama upang tumungo sa isang malayong lugar para maghanap ng good time. Hindi naglaon at ang kanyang buhay ay nagmistulang parang dahon na lanta at walang sigla. Ubos ang pera, iniwan ang mga ka-good time, walang makain. Sinabi ni Jesus na siya ay naparito upang ang mga sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na masagana. Ang tanong ay ito, ano ang ibig sabihin ng buhay na masagana? Ito ba ay pagkakaroon ng bahay at lupa? Ng kotse? Ng trabahong malaki ang sweldo? Ang masaganang buhay ba na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay kayamanan dito sa lupa? Kung ito ang ibig sabihin ng Panginoon, hindi niya sana ipinangaral na huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa kung saan ito ay masisira at mananakaw, kundi sa langit tayo mag-impok ng kayamanan kung saan ito ay hindi masisira o mananakaw. Sinabi niya, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroroon ang iyong puso. Kung ikaw ay isang tupa ni Kristo, panahon na upang ikaw ay mamuhay nang may kasaganahan sa pamamagitan ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Tuklasin mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Alamin mo ang mabubuting gawa na inihanda na niya para iyong lakaran habang ikaw ay nabubuhay sa mundo. Ako ang puno, kayo ang sanga. Ang sinumang mananatili sa akin ay mamumunga ng marami. Wala kayong magagawa kung wala ako. Kaibigan, panahon na upang maging mabunga ang iyong buhay sa pamamagitan ng pamumuhay na may pananalig sa salita at mga pangako ng Panginoong Hesukristo.